Dalawang linggong pangangaral ang pinangunahan ng Voice of Youth Team at mga Adventistang kabataan sa South Taguig District. Ang nasabing gawain at paglilingkod ay kanilang isinagawa sa Barangay Banay, Lower Bikutan, kung saan ito ay naging pagpapala sa mga naging bahagi at naging daan sa kanilang pagtanggap sa Diyos bilang kanilang tagapagligtas. Ang balitang may pag-asa hatid ni Don Gonzales. South Taguig District nagsagawa ng dalawang linggong pangangaral dito sa Banay, Lower Bikutan, Taguig City. Pinangunahan ng mga kabataan ng South Taguig District ang pangangaral mula 23 ng Hulyo hanggang 4 ng Agosto. Ang unang linggo ng nasabing gawain ay bahagi ng programa ng mga kabataan na Voice of Youth na may temang The Unstoppable Love of God for Young People. Masigla naman itong dinaluhan ng mga kabataan ng Banay. Matapos ang Voice of Youth, sinunda naman ito ng District-wide Crusade at pinangunahan naman ni Pastor Jaime Aventurado Jr., ang Associate District Pastor, ang pangaral na ito. Very blessed po talaga kami na nagkaroon po ng pwersa ng kabataan dito sa South Taguig. Itong Voice of Youth team na ito ay training na rin sa mga kabataan at the same time, nakaabot pa sila sa community. Nitong nakaraang Sabado, 4 na mga natatanging individual ang nagpasyang magpabautismo at tinanggap si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ito ay pinangunahan ni Pastor Jojo Solabo, ang Area 10 Chairman. Dati po akong mabisyong tao. Sa pagkataong ito, binago po ako ng Diyos. At sa pagbabagong ito, at nagpasako po ako sa Kanya at nagpabautismo po ako. Salamat po. Purihin ang Panginoon dahil patuloy niyang ginagamit ang mga kabataan sa pagpapalaganap ng magandang pabalita. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today NBC News.